Hello, magandang umaga ulit sa inyo. Ngayon, dudugtungan na natin yung ating sinimulan kanina. Kasi na tigil tayo dun sa pag nag-login si user is makakapasok lang siya sa kanyang dashboard. Ngayon naman, ang gagawin naman natin, kapag nag-login si admin is papasok lang siya sa dashboard niya. Kasi admin siya. So, user, kapag nag-login si user, sa dashboard lang ni user dapat siya makapasok. So, tara na, simulan natin. Ngayon, i-run ko ulit yung sample management. Tapos, naka-open naman natin database. So, yan. Tapos, ngayon, ang gagawin natin is, gagawa na tayo dito na separate na natin. Ngayon, i-create ko na ako dito sa table ng pang kay admin. So, dito kasi user lang siya. Ngayon, mag-insert ako para kay admin. So, pangalanan na natin admin. Admin. So, direct lang ako mag-insert ng data para sa kanya. So, San Mateo or Antipolo Rizal. Sample lang yan. Admin at gmail.com. So, current niya is password niya is nakaring stamp to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos yung role niya is admin. Tapos go lang natin. Tingnan natin sa table. So ayan. Mayroon na siya. Ang role niya is admin. Tapos yung isa is user. So ngayon, gagawin natin is mag-create tayo dito ng pangkay admin. So kasi ito is pangkay user yung ginawa natin. Tapos ang gagawin muna pala natin dito is mag-end ako. End. Tapos, copy natin to. Kasi anin natin kung anong rule nilang dalawa. First two, wait. Backticks. Yan. Sa baba lang siya ng skip. Tapos, you rule. Natin. Gawa lang tayo ng sarili. Yan. Tapos, lalagyan ko siya ng ganyan. Sorry. Tapos, hindi ka pala pala. Tapos, lumabas pala siya. Ngayon, copy natin itong ginawa natin yung URL na to. Magano tayo dito. Dito natin siya ilagay. URL na yun. Tapos, i-create tayo ng ganito. So, ang ilagay natin dito, kung ano yung kanyang rule. So, natin table. Ang rule niya is user. Copy lang natin yan. Paste natin dyan. Tapos, meron na tayong sa user. So, rule niya is para lahat ng rule na user, dito lang siya dapat dito, ito lang dapat makapag-detect doon sa user na yan. Tapos, copy lang natin to. Nagawa naman tayo para kay admin. Tapos, i-rename ko lang to. Yan. Para hindi sila parehas dito. Tama na. Ayan. Tapos, ang rule niya is admin. Sa isa is user. Tapos, ito naman is admin. Copy lang natin. Is natin dito. So, part na to user. Tapos, meron tayong admin. Pero, syempre, gagawa tayo ng ganito. Mag-else if tayo. Oops. Copy lang natin. Yan. Tapos, else na natin agad. Tapos, copy lang natin to. Yan. Tapos, yung row niya is row 1. Yan. Tapos, itong user ID, tsaka log ID, gawin na lang siguro natin log ID 2. Log ID 2, log in. Log in 2, yan. So, yan. Tapos, gawin natin dito is gawin natin 2. Yan. Doon sa part na to is admin. Sa part na to is user. So, ito sa part ng user. Ito sa part ng admin. Yan. So, may gagalawin pa tayo doon sa pinaka login natin dito. Ajax. Kasi naka 1 lang dito. Kapag 1,
considered as user to. So, gagawa tayo para kay admin. Copy lang natin. Tapos, else ko na. Kasi na ano. 2. Ito naman 2. Papasok siya sa ano, gagawa tayo dito ng folder para kay admin. Dashboard admin. So, ganyan lang natin pangalan natin. Yung isa dashboard user, tapos yung isa dashboard admin. Pangalan na natin ito ng dashboard admin. At tapos, copy natin itong home. Gagawa tayo dito ng ano lang, sample lang. Welcome. Test lang natin, welcome admin. Kung papasok si user, pag nag-login si user, papasok lang sa dashboard ng user. Pag nag-login si admin, papasok lang siya sa admin part o sa dashboard ng admin. So, yan. Tingnan natin. Meron na. Ngayon, test na natin. So, may dalawa. Test ko muna si user. Test ko muna si user. Tapos, ang ano nito, ang password nito is 123456. Yan. So, pumasok siya sa dashboard ng user kasi ang nilagay natin is user. So, paano naman kapag si admin na yung nilagay natin? Dapat hindi siya pupunta sa dashboard ng user. Dapat dito siya sa part ng admin. Papasok. Dahil ang role niya is admin. So, ano natin is copy lang natin to. Control. Ay, magpa-copy. Copy. Tapos ang password niya, 123456. Copy 123456. Sign in. Boom! Diba? So, ayun. Masok tayo sa dashboard ng admin. Ngayon, i-apply ulit natin yung template. Ito, Control A, copy. Paste ko ulit sa user kasi tayo. Paste ko naman dito sa text na natin yan. Paste natin dyan. Tapos, punta tayo dito sa dashboard niya. Palitan ko lang ng, i-rename ko lang pala. Gawin ko, boom. .php. So, ngayon, once na nirefresh ko yan, makuha natin yung template. So, palitan natin yung user dashboard. Gagawin natin siyang rename lang natin ng admin para ma-detect natin na admin talaga siya na dashboard. Dashboard. O, admin yung dashboard. Admin. Siyempre, ilalagyan natin yan dito. Tapos, gawin po talaga tayo dito sa user. Sa user na i-copy na lang natin yung pinaka-home header niya. So, copy na lang natin to. Copy na lang natin to. Paste natin kay admin. So, mayroon lang silang pinagkaiba. Paste ko lang sa header. Ngayon, is ang pinagkaiba nila dito. So, ang session niya kasi is ang nilagay kasi natin log in 2. So, palitan natin itong log in or madadagdagan lang siya ng 2. Tapos, user ID 2. Ano natin itong admin to. Admin naman siya. Paste natin dito. So, ito user. Paste natin admin kasi admin. Tapos, user siguro na to fetch admin. Admin. So, ayan. Tapos, copy lang natin to. Copy lang. Gagawa tayo ulit ng sariling function para sa kay admin. Public or ano man na natin. Get session for admin. Get session for admin. Lagyan natin ng end. Tapos, hindi natin ilag-paste yung
nagpa-public function pala muna tayo. Public function, huwag nakalimutan. Paste natin dito, tapos curly braces. Pwede natin copy to, para mabilis. Copy natin yan, paste natin dito. Yan. So, admin naman to, para kay admin, ito user, ano. Magkaiba naman sila. Ayan. So, dahil mayroon na, may ginawa na tayo, punta tayo dito. So, copy natin itong admin. Ginawa natin yung variable na yan. Copy natin yan. Tapos, saan na yung, ano natin? Where na you? So, dito, sa dyan doon na yan. Magpo-for each ulit tayo. So, eto. Ay, for each. Hindi, wait lang. Ano natin yung page? For each, yan. Tapos, sa for each na yan, paste lang natin as tapos row tapos magaganyan na tayo ba't kaya hindi na automatic tapos yun tapos row tapos copy ulit natin yung full name copy natin yung full name paste natin dyan tapos lagyan natin ng makakalimutan. Tapos try na natin kayang i-refresh. Boom! Wala. Wala pa. So wait lang. Anong problema for each? Natin. Oops, walang. For each nga. So copyhin na lang natin dito para mabilis. Sa home. Baka may na-miss ako na code. Oops, kasi napumuti. Boom. Copy na lang natin. Papalitan ko lang ng admin. Echo natin or refresh natin. So, ayan. Napansin nyo is mayroon na nakakuha niya na yung kanyang full name. Ito. At nag-login na siya sa admin part niya. So, ngayon, gagawa lang tayong log out para sa kanya. Para pag nag-ano siya, log out. .php. Tapos, ano lang natin dito? Punin agad natin yung log out. Log out. .php. So, gagawa lang tayong function para sa log out. .php. Ayan. Session start session destroy tapos kapag pindot niya yung log out is header magre-redirect siya sa location dot index dot page speed. So try natin test natin. So, ayan. Refresh. Tapos, so, huwag kayo mag-alala. Ilalagay ko pa sa aking GitHub para maaral niyo yung code. At dapat nasubaybayan niyo mula sa una yung video. Then, itry niyo gamitin itong ating ginawa. Doon sa gagawin niyo ng system. Kung may thesis kayo o ano ka man. Sana magustuhan niyo itong aking ginawa ko OP video. Tapos, mayroon siyang dalawang role. User at admin. So, marami pa akong ilalagdag dito. Lagi niyo lang subaybayan yung aking mga video. So, marami pa to. Log out. So, napansin nyo, nag-log out. Dumirect siya sa ating index. So, gusto ko, shortcut. Shortcut ako ngayon. So, dashboard. User dashboard. Kung napapansin nyo, niredirect siya dito sa index. Kasi, yun nga ang sinabi ko kanina na dito sa ating isa na yung user. User atay na lang natin eh. Dito sa home. Dahil yan dito sa dineclare natin if once na hindi siya nag-log in o ibabalik niya to madedetect niya to na hindi ka nakapag-log in so wala siyang session na nakuha sa'yo gets tapos tinanaman natin dito sa ano ba ito dashboard admin so pansin nyo i-redirect din siya kasi wala siyang session na nakuha sa'yo dahil hindi ka nag-log in. So, kaya ka niredirect.
hindi ka makapag-shortcut o makakapasok sa dashboard ng admin at user hanggat hindi ka nakaka-login. So, hanggat di tama yung i-login. So, yun lang. Maraming salamat. So, huwag nyo kalimutan subscribe ang YouTube channel. So, marami pa tong kadugtong. Subaybayan nyo lang. Maraming salamat. Magandang umaga ulit.